Hello po. Ito, kumusta? Okay naman po. Wala. Nag-connecting na si Sir? Nung sinabi mong okay. Ay, na. Ayun na. 53 po. 54 na po. Sa April pala. 54 na. Ilan ang anak mo? 2 po. Malalaki. Saan ka dyan sa Pinas? Nasa New York po ako. Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas po, sa Baler Aurora po ako. Baler Aurora. Mm-hmm. Sa Pilipinas po. Okay. Pakisagad po ng volume ng cellphone mo, sir, para malakas po yung boses ni ma'am. Isagad mo. Taga Baler si ma'am. Ikaw, sir, saan ka po dito sa Pilipinas? Batangas ako. Batangas. Tapos nasa Canada po ngayon, no? Saan po kayo sa Canada, sir? Ano, no? Saan ka sa Canada? Dito ako sa Toronto. Ay, Toronto, Toronto, no? Oh, Toronto. Sige. No, si ma'am kasi nasa New York. Sige. Di, yung Toronto po, yung kabila ng Niagara, ano po? Niagara po. Yeah. Yung pag nag-cross ng bridge, yan na po yun. Ano po yung natatanaw na kabila. Nasaan ka ngayon? Dito po sa New York. Nasa Junior? New York po. Anong status mo diyan? Permanent resident po. Diyan po may citizen din? Opo, opo. Mga anak ko po, citizen na sila. Ako citizen, lahat kami dito ng mga anak ko citizen na eh. Opo, mga anak ko po, citizen bang na sila. O hindi, may na ang apo ko rito, ibalik ko an. 6. Ako wala pa pong apo. Pero yung pong ano trabaho mo dyan? Ako po, baby nurse po. Ano, balo ka o hiwalay po? Ah, hiwalay. Kasal ka sa Pinas? Kasal Baler ka sa atin? Po. Baler, ha? Po. Baler. Hindi, kasal ka sa Pinas. Oo po, naka-annulment po ako doon. Hindi ka divorce? Hindi ka kuhan? Annulment po sa Pilipinas. Tapos divorce naman dyan, ma'am? Dito sa America. Okay. So yung mga anak mo, ma'am, ano, Pinoy o anak ng Kano? Pilipino po asawa ko. Yung sa Pilipinas po, i-diniverse ko rin dito. Pilipino po. Pilipino. Diyan din pala yung asawa mo. Diyan kayo nag-divorce. Pilipino. Sa Pilipinas po. Okay. Sa Pilipinas po. Diniverse ko lang din dito. Naka-divorce dito. Sige. Cancel mo muna, ma'am. Tawagan natin ulit. Kasi mahina yung signal ni sir. Mahina din pandinig niya. Saglit lang, ho. Masyado siyang malapit sa camera, no? Mahina na siguro yung cellphone. Cellphone siguro yung mahina. Wala siyang headset manager. Sir. Nasa Toronto siya ngayon. O katuntong ang signal ni. Ayun na. Nagkukonnecting lang ho kasi may na signal ni sir. Ayun no. Manager, may tumatawag sa kanya. Busy linya na yun. Baka may mag-good night kiss lang sa kanya. Ay madaling araw na po yun dun sa kanya ngayon, mami. No? Kanyata doon, mga 10 o'clock doon, 10:22, ganyan ba? Nauna yata kami ng 1 hour difference yata. Oh. O sila ang nauuna. Tagal lang. Isa na lang po, ma'am, ha? I-cancel mo muna, tawagan natin ulit. Busy yung line ni sir, mo. Baka may kausap lang, may gusto lang makipagano. Mag-good night kiss. Uh-uh.
Okay, sige. Manager, pasuyo na lang muna kung may gusto niya pang i-connect. Oo. Kasi nga po ma'am, yung anak niyo po lahat, no? Andyan siya, bumabalik, pero may na-signal niya eh. Oh, yun lang. Hop. Sige po sir, isagad niyo yung ulo mo sir para makita po namin kayo. Oh, wala po kayong headset? Headset po, wala? Wala eh, dito lang ako sa kwarto ko eh. Oh, ano oras na po ba dyan, sir? Alas 11:24 ng gabi. Ah, okay. Oh, pares pala kami. Pares pala ng time dito. Kasi nagbawas ng oras yata, ma'am. Kasi winter, di ba? Pag ganito, nagbawas. Opo, opo. Wala eh. Yun lang. Pindutin nyo ulit, sir, yung camera. Yung pula na may puti sa gitna. Ah, nag-connecting talaga ma, may na-signal niya. Pero, kanyan di ba, sentro ang Toronto? O, oh, baka nasa basement siya ma, may na-signal. Yeah. Oo, yung Toronto kasi sentro, malakas talaga signal dyan. Pero bakas babaw lang, sa itaas lang. Pero pag nasa baba, sa basement, may na-signal. Wala na. Mm. Yung anak nyo ma'am, ilan nga po ma'am? Dalawa po. Dalawa. Anak nyo po yon sa Pinoy, no? Opo, Pinoy. Pero ito lang naman po ang naging asawa. Yun lang naman po ang naging asawa ko. Ah, yun lang pala yung naging asawa mo. Kumbaga, dyan mo lang din-divorce. Nag-divorce ako din sa ka-annulment sa Pilipinas. Ah, okay. Mm, kasi dyan ka nga sa US, no? Ah, wala na. May na-signal ni sir. Oo. By the way, yung nakausap po ninyo last time, kamusta po kayo nun? Wala po, hindi na po ako kinontak, so hindi rin ako kumontak, diba? Yun lang. Isa lang ibig sabihin nun, no? Baka ayaw niya, hindi, huwag pilitin. No? Kailan po kayo magpo-forgod ng Pinas, ma'am? Ay, pag-graduate po yung bunso ko ng college ngayon, so... Ah, dito po ba sa Pinas o dyan? Dyan? No, dito po. Ah, dito dyan. Po sila. Nakuha ko na rin po sila dito. Okay. Pag-graduate po ng pharmaceutical science ngayong June. For good ka na? Bata pa naman po, no? Maghahanap buhay pa po. Bata pa naman. Ay, kaya pa naman ka. Kaya. Kasi pag yung isang tao na sanay trabaho mula nung kabataan hanggang pag-edad, kahit mag-edad na po yan, senior, magpahinga yan, parang ano daw, nagkakasakit, di po ba? Mas okay na rin na magtrabaho. Madali lang din naman ang trabaho at saka maganda ang kita. Yes. Diyan sa inyo kasi walang discrimination, no? Kahit may edad na. Opo. Okay, opo. Go, no? Opo. Kahit na ugod-ugod na, no? Pwede pa rin magtrabaho. Dito kasi sa Pilipinas, pag pumatong ka na ng 25-28, kahit sa factory, hindi ka na makaka-apply. Dito po, hindi po. Oo. Maganda ang dito. Yes. Kaya yung iba nating mga kababayan, abroad talaga, no? Kasi may hirap po. Kung di ka na regular dito sa may Pinas, pag edad mo ng 25, delikado na. No? Okay lang kung may mga agency na papayag, tumatanggap ng kahit ni medyo overage na. No, na edad na 30 pataas, pero pag ganoon mahirap na po kasi, no? Kaya yung iba nag-abroad. Ganun. Dito hangga't kaya po pwedeng. Yes. Ito yung marami ako nakikitang baby nurse basta kaya pa, 'di ba? Parang nag-aalaga ka lang naman ng bata. Yes. Wow. So bali ano po kayo, baby nurse po kayo diyan na nag Pero diyan po sa Pilipinas teacher ako diyan. Nag-practice high school po. Okay. Pero ano po kayo? Nasa government na rin po dati nung dito po opo, kayo? Opo. High school po ako dyan. Nakailang taon po kayo sa service, ma'am? 13 years po. Tagal din, ha? O, di ba? Pero mas maganda yung opportunity pag dyan talaga, di ba? Compare dito. Opo. Although na nasa government ka, may ganito, may pension kapag retired mo. Pero parang hindi mo na-enjoy yung journey ng buhay mo, no?
Dito po yung so far yung baby nurse pa, yung mga baby nurse kasi certificate lang dito yung kukuha ka lang ng certificate. So depende po sa amo mo pag mayaman, pero 400 to 600 a day po yun, pero 24 hours ang duty. And $600 a day. Opo, 24 hours duty po yun. Sabihin mo na lang na 10 days na lang talaga, 10 days yung pasok mo, no? Oo. Ganun po yun, yung baby nurse, parang kukuha niyo yung contract na yun na 3 months, ganun, 3 months mo siya, kung bibigyan ka lang 30,000 for 3 months, ganun. O di, kala-aray mo yun ha, magkano na po yun? Kasi mga Amerikano, hindi sila nag-aalaga ng anak nila. Oo, puro trabaho din po. Paglabas po nun, yun kami na mag-aalaga, kami ang magtitrain. Okay. Yung pagpapatulog, pagpapadede, ganun po. Okay. Pag mayaman talaga po, talagang, pero depende, pero usually 400 to 600, 24, parang a day, pero 24 yun, hours ang hawak ng yung bata. Pero sabi mo lang, kung kontrata isang buwan, malaki. 3 months po ang contract sa kanila, sa isang bata, 3 months, ganun. So, after po nun ma'am, 3 months, kunyari, pwede po kayo mag-renew, kayo pa rin po yung magtatrabaho. Hindi, lipat ka na uli, or kukunin ka na nilang nani na nung alaga mo. Di good, no? Opo, maganda ang kita sa, yung kaya lang matyaga ka rin dahil pag sa gabi. Dapat dire-diretso yun, ikaw, parang ikaw ang nanay ng bata. Yes, dapat qualification na rin, no? Kasi tulad niyan, nanay ka na rin, na naging nanay ka siguro para mas... tingnan din nila yung ano mo eh, yung papel mo, di ba? Pero experience. So for Filipino po, gusto nilang magtrabaho ang Filipino dito kahit sa yung nanay, yung medyo malalaki na. Oo. Tinotry ko rin po yung, pero usually, yeah, depende po yun sa pag mayaman po talaga, maganda. Yes. Kasi pag ganyan po na teacher, siyempre yung mga bata yung hawak mo, no? Mas madali para sa iyo, no? Mahaba pasensya, no? 24 hours tapos 24 hours na naman po yung pahinga mo, tapos 24 hours na naman duty mo. Ganun po. Hindi po, parang ang pahinga mo is yung parang pagka yung bata tulog, yung parang ikaw na lang ang didiskarte. Kung bagay kung niya, ganun. Pero distraitan niya, pero yung nani, yung halimbawa from 8 to 5 ganun lang, yung mas malalaki na. Pero pag yung mga baby, kasi di ba yung baby hawak mo. Pag nag-isip ka doon, pag ipinanganak yun, ikaw na may hawak doon. Iti-train mo yung paanong matulog, paano, yes. Di ba yung mga... At saka kung newborn naman po kasi, tulog lang naman na tulog, no? Yes. So, makapagpahinga ka na rin, ha? Basta wala po okay yung pakiramdam, no? Wag lang po sana mag-inarte para siyempre hindi ka rin apektado. O, diba, nakuha ka po kayo ng idea po dyan, no? Ilang taon po kayo nung pumunta, ma'am, sa dyan sa US? 2003. So, mga 30 plus na rin po kayo that time, no? Oo, 30 plus na. So, semester po ninyo... Pero paganda ang, yung, ano pa? Opo, semester po ninyo that time, okay pa naman po kayo nung umalis po kayo dito sa Pinas? Naiwan po dyan sa Pilipinas, pero kumabila na. Yan lang, opo, kasi... Ba't di mo naman kasi hinatak? I mean, gawa ang paraan para madala mo dyan, mapapunta mo. May anak na siya sa iba nun. Lang. Na pinitisyon ko na yung mga anak ko. So. Okay. So, hindi na siya. Hindi ko na sinama. Ang dalawang anak ko na lang sinama ko sa petition. Sige. So, ano po yan, ma'am? Anong ginawa nyo? Ba't po kayo nakapunta dyan? Apply po ba kayo through agency? What? No, nag-tourist lang ako. Tourist? And then, nung nakahanap po kayo ng employer? Under the table po. Nag-under the table ako medyo 3 years. Parang dito madali. Maraming mga amo na kasi nag-start din po ako sa mga bata, yung nag-aalaga ng bata. They don't care, wala silang pakialam kung may papel ka o wala, basta gusto ka nila at nagustuhan lang trabaho mo. Yes. Maganda ang performance ng Pilipino dito, maraming walang papel dito nagtatrabaho. Importante, mahalin mo rin trabaho mo, gusto mo yung trabaho mo, no?
pag makajackpot ka ng mabait, mayaman na amo, kung okay na may sawag, mapaprocess mo kahit papano yung papel mo, matulungan ka nila. Pinipetition ka nila. Yes, pinipetition ka. Diba? Sige. No? Ang performance sa mga Pilipino dito yan. Opo. Sige. Nasaan ba yung ka, ma'am? May makausap? Ibang guy? Ma'am, ito po. I-cancel niyo po muna yung tawag. Tatawagan po kita ulit. Nagchismisan kaming dalawa. Para hindi tayo madid-air. Eh, sa kakanta na naman ako, masira na may programa natin. Okay lang kung magaling ako kumanta, pero minsan yung mga viewers natin natutulog. Nasisira yung araw nila. Okay, sige. No, sana mag-workout, no? Sir Romeo, saan po kayo ngayon, sir? Ito po sa Cavite. Ay, Cavite. Ma'am, yung nakausap po ninyo last time, taga saan po ba yun? Hindi po na maalala. Ah, okay. Kasi hindi naman po kayo nag-usap na off-cam, na. Sige. Sir, isagad niyo po yung ulo mo, sir, sa camera, sir. Kailangan po kasi sagad na sagad ang ulo, sir. Sige. Para makita po namin kayo, no, ng maayos. Isagad mo po yung ulo, sir, sa screen, sir. Ayan. Okay, sige. Ilang taon po kayo, Sir Romeo? 52 po. Oh, ma'am, okay po yan, no? Pwede yung i-petition, ma'am, para nakit pa paano, Sige, usap po kayong dalawa. Wanted, sweetheart. Wanted, pasok. Sweetheart. Hello po. Hello po. Saan ka po ngayon? Sa New York. Ako po na dito sa Pilipinas. Pilipinas din naman pa ako galing. Ang kapatid ko po na dyan sa Hawaii. Sa malayo, malayo po din dito, para malapit sa Pilipinas yun . Yeah, mas malapit sa Pilipinas, 16 hours din yata ang biyahe from here. Huh? Ilan taon na po kayo dyan sa New York? 20 plus na po ako dito. Saan po kayo dito sa atin sa Pilipinas? Sa Baler, Aurora po. Baler, Aurora. Quezon din po yun, ano po? Dati po. Pero ini-separate na kami. Kasi masyado. Quezon din po ako. Malayo na yung Quezon, no? Malaki. Dito kasi sa kabilang side yun . Tapos sa kabilang side yung amin. Parang inihiwalay ni Aurora. Ano po yung Sariaya? Quezon. Nakarating sa Riyaya. Pero sa narating ko, Polillo Island, narating ko dyan. Noong nagtuturo ako, kasi nagturo ako nun sa Carmel School noong una, parang nakakapunta kami dyan, parang through Bishop sa Polillo Island, parang something ganun dyan sa, at sa, basta ano na yung may mga madre dyan na sa bundok. Hindi ko na maalala, that was 1991, 1992 pa yun. May anak po kayo? Oo po, dalawa. Andito rin po sila. Ang akin po . Marami-rami amin ng ano po. Oo, dalawa lang po sa akin. Anak po nag-aaral. Tatlo po nag-aaral. Okay. Yung aking panganay, nurse siya. Tapos yung pangalawa ko gagraduate ngayon. Pharmaceutical dito nag-aaral. Gagraduate ng college ngayon. Puro pa naman single. May kakagraduate lang po akong engineer. Oh, okay. Papunta ng Japan siya. Ano sir, hiwalay po? Divorce? Si ma'am kasi divorce. Anal na po ito . Hiwalay po. Oo. 28 years nang hiwalay, tapos may nakapisan ako, yun. Hiwalay din. Hiwalay din. Doon sa pangalawa, sir, ilan po anak mo? Tatlo na po. Tatlo. Sa una? Tatlo lang. Ang bunso ko po. Sa una mong asawa, sir, ilan po anak mo doon? Yung una kong asawa, hiwalay kami ng
27 years na bale. Bali, isang taon lang kami nag-asawa, naging sama, pero may anak akong isa. Ah, okay. Nasa akin po lahat ang anak ko. Kaya po ma'am, nasaan ang inyong partner? Andyan po sa Pilipinas. May iba ng pamilya. Ah, may ibang sa makabilang bahay. No. Kailan po kayo uwi dito sa atin? Wala pa pong plan. So far, 12 years na akong hindi umuwi dyan eh. Balis na. Pero noong una, 2006 to hanggang 12 every year noon umuwi ako noon. After ng 2012, hindi na ako naka-uwi hanggang ngayon. 2012? Tagal na po ah. Uwi siya, sir. Pag-asawahin mo na daw siya. Pwede naman po. Ilang taon ka na, madam? 54 po. Mas matanda ako. Matanda kayo sa akin na isang taong mahigit. Mag-53 po ako ngayong ano, September. Yeah. Magtanong po kayo, madam? Mm-hmm. Parang masakit yata ulo mo, sir. Hindi ka naman hangover? Hindi po. Hindi po ako nagiinom eh. Oh, very good. Wala pong mapatungan ng kamay. Hindi pala umiinom to, ma'am. O at least 50 points na yon sa mga babae. Basta hindi umiinom. Kasi mahal na yung inumin ngayon, no? Tapos lasing ka pa, magkakasakit ka pa, piktado, trabaho mo, buhay mo. Imbis na ilabing-labi mo kay misis mo, kay sweetheart mo, lasing ka. Bakit po ba kayo, ma'am, sumali? Anong naghahanap po ba kayo? So far, di ba? Kasi minsan, mga anak, may mga kanya-kanyang kwan na rin yan. So, parang may kasama sa buhay. Ako din po. Anak kaya lang mabuti. Wow. kung may swerte. No, malayan nyo. Swerte tayo. Hindi lang. Ilan taon na po yung mga anak nyo? 30 yung panganay ko, tapos 22 po yung bunso. Sing edad ng panganay ko sa una? 30? 30, yeah. Yahoo! Wow! Ay, bunso pa po akong 9, tapos 14, 15, 21, para 23. May mga bata pa rin. Nag-aaral po yung tatlo pa. Driver po ako. Oh, ng ano po? Pampasahero po ng jeep. Oh, okay. Nabiyahe po ako dito sa Cavite. Traditional jeep po ba, sir? O yung mga modern? Hindi po okay, sir, yung modern. Parang ayaw na nilang modern, no? Kasi ano pa? Ay, may ganun na ba? May modern na ba? Paano pagkakaiba? Hindi po pwede sa amin dito yung moderno sa Cavite. Maahon dito sa amin. Ay, kala ko manual transmission din po yun, sir. Hindi. Ay, kahit po manual, hindi po obra sa amin yung China. Kasi masyado nga paahon, no? Mapaahon ho dito sa amin. Wala pa po dito sa amin kahit ika. Ay, ganun. Mabuti at pumayag naman sila, no? Kala ko nationwide kasi po yan, sir. Eh, parang hindi po obra dito talaga sa amin. Tapos, napakamahal. Mahal, no? Yun po yung mga yun ang iniiyak na mga traditional jeep dito sa Maynila kasi napipeace out na sila. Alam ko, hanggang ngayon lang po sila eh. Ngayong araw. 3 months. Binigyan po ng 3 months. Ah, dinagdagan pa. Okay. Opo. So po, nakasali naman kami sa co-op. Opo. Pagkasali po sa co-op, pwede.
sana tuloy-tuloy lang, no? Basta okay naman yung jeep, bakit hindi? Kasi nakatatak. Yung ibang jeep lang po talaga na ano, sobrang luma na, di ba? Yung sa akin po naman ay ano, bali pasok pa kasi for bisito. Pagka ho pababa ng bisito, phase out na talaga. Phase out na. Oo. Sige, sige, sige. Ayun dito naman. Kasi walang jeep eh sa ano. Sa Pinas lang, dito. No? Mm-mm. Puro po dyan, ano. Sa inyo sa kaya. Automatic. Hindi na-drive ko automatic. Mm-mm. Ay, nag-drive din po kayo? Ay, opo. Opo, papunta sa trabaho. Nag-drive po ako. Nakapunta na ako sa Canada sa pagda-drive 7 hours. May kahin po ako sa Canada? Yung isa kong kapatid, tatatlo kami magkakapatid. Yung isa kong kapatid nasa Australia. Pastor ng Born Again. Yung bulso naman namin nasa Hawaii. Na doon lahat sila mag-ano. Ako lang narito sa Pilipinas. Kasi ako ang mayaman. Mayaman ako sa anak. Yan. Di ba naka-join ka na rin po before, sir? Opo, kay Maria. Oo, kamusta kayo ni Maria? Wala po, hindi naman daw po siya naghahanap, di ba? Gusto daw niya lang makausap. Kakausap lang? Ay, tunto, no? Di ba nung naalalaban niya noon? Medyo matagal na rin kasi. Nasa Qatar siya. Mm-hmm. Malay mo ah. Baka ito na yung stepping stone, sir. Makapunta ka na ng ano? Ng US. Wala akong swerte sa ibang bansa po. Nakatatlong take ako ng pa-abroad. Itong huli papunta ko ng Saudi, yung bulat driver. $800. Tapos nung aalis na ako, 800 riyal. Real na naman lang. Eh, kaya ko kakong kitain ng tatlong araw dito sa Pilipinas yan. Oo. Pati 800 real. Dito ang mga driver, mahal ang bayad, lalo na yung malalaking truck per miles yata yan. Eh, sila. Kumikita yung sila ng 4,000 biyahe nila. Yung mga. Kasi may nakausap nga po ako dito last month, ma'am. Yung nurse po siya, tapos nag-truck driver. Yung sinasahod daw niya, ano ba yun? Every trip yata, basta hindi naman bumababa ng 300,000 a month yung kinikita niya. One way yata niyan 4,000. Oh. May kaibigan ako, sinasabi niya, nakakalibot pa sila sa iba-ibang state. Yes. Malaking truck. Babae pa ko yun. Yung CDL, tawag nila dito CDL truck ba, driver. May certificate din yun dito. Yeah, parang per miles ang bayad dyan eh. Kaya sabi niya 5,000 one way, parang ganun nga. Ang mga biyahe niya. $5,000? Yeah. Laki nun, parang ganun. So, kung bibiyahe ka a week, no, alimbawa a week, kung depende. Kasi ang California is one week travel yata yan eh. So, kung doon ang biyahe mo, parang gano'n, saan papunta, parang gano'n yata yan eh. Malaki ang kita ng mga truck driver dito. Yun ang basta yung pagkakalam ko. Dito kasi sa Amerika, parang, ewan ko ba, parang yung mas mahal pa yung mga may hirap na trabaho, mahal ang mga bayad niyan. Sila. Apply na rin ako driver, ma'am? Oo. Kuya JJ, mag-aantay ang ano mo, may kitatandaan mong anak. Ay, 600. Yung may kilala nga ako, nurse. Kaya kailangan ko mag-truck driver kasi 600 plus na yung anak ko, sir. Ang dami na. So, dami pang pakainin. May kaibigan akong nurse, DJ. May, di ba, mag-duty siya. Tapos pag wala siyang duty, nag-u-over siya. Sa isang week, kumikita siya talaga. Sabi sabi niya sa akin, may nurse na akong kakilala ditong lalaki.
sila tawaner sila, galing yata silang London, nakilala ko doon sa trabaho ko. Kuhan yung anak, naghahatid sundo ng bata, parang ganun sa anak. Ako din noon, naghahatid sundo ako ng batang alaga ko. Tapos sabi niya, nag-u-over ako pagka, di ba ba naghintay siya ng anak niya, ganun, nag-u-over daw siya, ganun. Kasi panggabi yata siya, so, di ba, nasa school yung anak niya, parang ganun, nag-u-over siya. Yun ang sabi niya sa akin. Parang taxi na, no? Na online lang ba yun? Grab. Kaya yun, kumikita daw siya sa... Dito sa atin, Gigi, Grab. Dati kasi may Uber naman po dito, sir. Sa Pinas, nga lang, binili din po yata ng Grab yun. Sabi niya, kumikita din daw siya. Kanya. Bago daw, habang naghihintay siya ng anak niya, nag-isihi o Uber daw siya. Oh. Yun, diskarte. Wow! Kasi yung mga nurse naman, alam mo yun sila, mga, ang schedule nila kasi, di ba, per hour yan sila. 3 days, ganun sila. Tapos kaya dalawang hospital pinagtatrabuhan usually ng mga nurse eh. Dahil tatlong araw nilang i-stretin yun, natin 12 hours sila. So sa isang hospital uli sila, o clinic, ganun. Ganun ang pan nila. Iba, nagtatatlo pa ng trabaho. Kasi yung oras, di ba? Kumbaga na 3 days, ganun, basta straighten nila, ganun. So, 3 days, diba, ganun. Tapos, dito kasi masipag ka lang, kasi per oras masipag lang talaga, may, ano, mandali ang pera. Dito nga lang po, ilan yung nag-aaral ko dati, 5. Kaya naman dito sa Pilipinas, ilalo na kung dyan pa sa ibang bansa. Oo. Tama lang sa mga Saudi-Saudi, mapakamba na Saudi. Kahit katulong nga dito, maganda. Kahit amo. Opo. Basta parte ng US, yung mga 8 hours sila a day, is Monday to Friday. Depende din sa amo, may 1,500. Ganun. Wow. Ang kita ng nag-aalaga sa mga bata, hatid sundo sa school. Ganun. Wow. Libre pa yung lahat, ano po? Depende po. Pag live-in ka, yun libre lahat. Pero pag live-out ka, hindi na rin. Pero yun nga. Per oras ang nila. Sometimes, depende din. Iba-iba rin. May nagbibigay ng $30 an hour, $40 an hour, ganun. Mag-live-in na lang kayong dalawa? Pwede naman po. Pag nagkasundo kami. Kung meron ganun, yung mga ibang mga amo, DJ, mag-asawa yung kasama nila sa bahay, ganun. Couple, ang tawag couple. Parang yung babae naglilinis, nag-aasikaso pagkain, tapos yung lalaki sa mga gardening sa bahay, yung mga handi. Driver. Driver. Yun. Ganda yun. Baka may pwede mong matulungan si Sir Ma para dalawa na lang kayo. Hindi naman, pwede naman, bakit hindi, TJ? Oo. Para malungkot kasi si Sir eh. Maano po ba? Halata po bang malungkot? Ay, huwag ka na malungkot. Nandiyan na si Ma'am ho. Elinita. 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 Ano po ang pagiging yun, ma'am? Baros. Baros? Sa dalaga po yan, sa asawa? Dalaga. Nakabalik na po ako, di ba? Kasi nga nahakon na ako. Bumalik na po ako sa dalaga na po, yung dati ko na pong kwan yun. Apelyido. Ha ha ha!
Ano na, sir? Ano, DJ? Umpisahan mo na. Ang umpisa ng mamaya, pag kami na lang. Ah, kayo na lang. Mm. Kasi matutulog to si Ma'am, oh, ating gabi na. Oo, tutupin na. Trabaho bukas. Di, kukuha na lang kami ng Facebook mamaya. Mm. Hindi ka ba pumasada ngayon, sir? Nagtrabaho? Hindi po ngayon. Kakarating ko lang, umuwi ako ng Quezon. Ah. Ah, nagpakasal kami ng kamag-anak. Nagpakasal ka, sir? Kamag-anak po. Ah, okay. Ah, nag-attend kayo ng kasal. Hmm. Sigurado, busog ka pa, sir, no? Busog. Busog DJ. 12 baboy at saka 1 baka. Dami, no? Dami naman. Tapos after a year, maghiwalay. Marami na high blood, marami na high blood doon. Tapos after a year, ma'am, hiwalay. Ganun po sa kami, ang nakasalan. Ah, ganun. Mm. Ganyan naman sa Pilipinas, di ba? Kaya minsan masaya dyan ay kasal, di kasi. Pagka po lahing Batanggin nyo. Mm-hmm. Yes. Oh, ganun sa amin. Tapos ang naging sabog, mahigit 400,000. Grabe, no? Mm. Okay. Sabit yung sinasabit, no? Mm-hmm. Ah, nakahanap po. Yung gala ng mga kinasalan, mm-hmm. yung pinakabigay ng nina, ang bigay ng tao, mm-hmm. magiging 400. Okay, no? Bawi, mm-hmm. at least bawi dun sa ginastos, kahit pa paano, no? Sobra, DJ. Mm-hmm. Eh, kayo, kailan kayo magpakasal? Para may pasabog, ano naman, may pasabit-sabit din. Hmm. Lahat ng mga viewers ngayon, ha, kung magkatuluyan at ikakasal silang dalawa, lahat tayo imbitado. Oo, siguro. Meron. Oo, mga... Tapos may pera pa tayo kay Kuya JJ. Oo, meron. May ganun ba yun? Mabali na nga. Di ba? Balit. Balit. Mabalo, walang makakain. Eh. Sabay ganun eh. Hindi. Anong oras po dyan, madam, ngayon sa ano? Sa inyo? Pag 2:12 na po, 11:55 ng gabi na rito ngayon. 11:55 ng gabi. Mating gabi. Halos 12 hours ang difference, ano po? 13. Opo, opo. 12 po, pero pag winter po is nagba-back out kami ng yung daily saving time na sinasabi lang ng 1 hour. Mm-hmm. Pero babalik na po ngayong March yon pag nag-spring time. Mm-hmm. Babalik na kami uli ng normal hour. 12 hours ng difference natin. Parehas tayo gabi lang araw ang pagitan natin. Mm-hmm. Kala ko'y babalik ka naman dito sa Pilipinas. Hindi pa po, wala pa sa plano. Pag mag-asawa na nga, sir, gagraduate na tong anak niya ngayon, yung pangalawa, mag-graduate na po anak ni ma'am, tapos pwede na daw siya mag-for good, basta may maasawa daw siya, sir. Oo. Ako po naghahanap din. Mahirap po yung mga bata. So, bago-bago pa ng isip. May matanda din po. Parehas din yun. Bata at matanda. Pagka po talagang ulo ani na, talagang gano'n na po yun. Pero pag hindi pa naman eh. Matagal pa ba kami, DJ? Gusto mo na makausap si ma'am, kayo lang. Sige. Gusto ko kami lang, ayaw ko. Mahirap magtanong ng mga personal. Paano, ma'am? Itago ko na po kayong dalawa. Kayo na po bahala sa sarili ninyo.
Patulogin niyo po muna, sir, si ma'am. Patulog, matulog. Pwede naman po, may number naman po ako sa kanya. Andiyan na po yan. Connected na rin kayo, automatic na. No, good luck na lang automatic. Po. Opo. Opo. Thank maraming you salamat. Po. Good night, ma'am. DJ Jill. Gusto ni Sir magpakasal? Pwede na mag-advance. Oras natin 2 minutes before 1 o'clock na ng hapon.